classes were suspended, first in QC, then nagsunod-sunod na yung mga lugar na nagsuspend ng klase. Then, it is only for 1 week. Then after that 1 week, March 16, if I could still remember it right, March 16 was a total lockdown na. So hindi na tayo bumalik talaga sa klase. Ayan. Ma'am Manilyn, do you have any concern po? Or naiwan lang po yung kamay na naka-raise? Ayun, thank you so much. Ayan, ayan. So at least nakaka-intindihan po tayo. Ayan, very good. Thank you po, participants. So imagine mag-1 year na po tayo, and who would have told us na kailangan nating i-prepare yung sarili natin for this online classes. So everyone is really adjusting from day one until this day. Hindi pa tayo ganun ka-equipped, at the same time, hindi pa rin tayo ganun ka-alam, ka-knowledgeable pagdating sa mga online classes. Ang binigay lang sa atin, seminars, konting seminars, bago mag-start ang klase, ang mas nakakalungkot, when it was March last year, wala tayong idea talaga sa online classes. So medyo nahirapan tayong mag-adjust that time. Then isang malaking tanong din before, if you can still remember, if classes will push through for school year 2020-2021. At nag-push through nga ito through different online teaching platforms, and one of which is the Google Meet or Google Classroom po. Okay? So, not only with the school premises, pero sa mga offices, may mga nag-work from home din, and they are actually using different platforms din para ma-serve nila yung kanilang community. At the same time, yung kanilang mga employees ay mabigyan din nila ng chance to work from home. Okay? So, let me share with you some basic information po regarding this online teaching platforms, and I hope meron kayong makuha na mga informations and mga practices na pwede po nating i-gawin sa ating mga klase or sa ating mga trabaho na sana makatulong po itong seminar na ito sa atin ngayong umaga. Okay po? So, to continue, ayan. I am focusing on online classes because I believe most of us are practicing our profession as educators, or if not, malapit yung ating trabaho sa mga online activities, or at the same time, malapit din yung ating hindi man tayo working, maaaring yun yung ating ipupush through kung sakali. Okay? So, are we still ready for online classes? If you can see, the word still is inside the parentheses, because we still cannot say if online classes will be conducted in school year 2021-2022. So are we still ready? Are we still equipped with the knowledge, equipment, connection for online classes? Okay, so I would like you to participate if your connection is good. As mentioned in the slide, kindly go to www.mentimeter.com, and you will see there above the screen of the Mentimeter, sorry po, baka magkamali kayo ng putong, ayan, Mentimeter.com, meron kayong makikita dyan na type the code. Ayan, nakikita po ba? Ayan, if you can actually go to the site, mas mainam po para ma-experience din natin. So at least makikita po natin yung ating yung isa sa mga platforms. Ayan, so while you are going to the site, I would like to take this opportunity as well to thank those who responded for the Google form. Ginamit ko po yun as a help din po dun sa aking ipre-present today, kasi I don't want to present something na alam na rin ng lahat. Baka mamaya hindi nila makitang worth it yung seminar. At least ito sanang isi-share ko maging worth it para sa lahat. Ayan. So, can you now see the Mentimeter? Ayan, may mga nagsagot na, I think. Did everyone responded na po ba? Parang isa pa lang.
Ayan. Lahat, may mga nagre-respond po ba dun sa ating mentimeter para alam natin kung may inaantay pa tayo. So, Mentimeter is one kind of teaching platform wherein we can engage our students or our employees to interact. Para hindi rin po tayo lang yung salita ng salita, although hindi man sila magsasalita, we know that they're still there. Ayan, at makaka-interact po sila. Lahat po ba ay nakapagsagot na? Can I see the hands of those who already answered for our Mentimeter? Ayun, kaya pala isa lang din yung nakikita ko dito sa akin. If you can see, ayan, meron po, ayan, may dalawa na. Ito po, makikita natin dito sa ibaba. Kung nakikita niyo po, may yung tao na icon, makikita po natin dyan kung ilan na yung nag-respond. So, if we are using this in our classes, we can see kung lahat ba ay naka-respond na. So, as we can see from here, dalawa pa lamang yung nagre-respond. Ayan. So, at least makikita natin kung yung ating mga students. Hello, ma'am. Excuse mo, di mo naman yung kung yung Mentimeter na nasabi. Sorry po, ma'am. Yes, Ma'am Abigail? Ma'am, hindi kami makapag-ano sa Mentimeter kasi hindi namin alam yung code ko. Ah, yung code. Okay po. Ito po yung code, ma'am. Nakikita po ba sa taas? Yung nakashare sa screen ko po, yung code po. Use the code 3798-3478. Ah, okay po, ma'am. Ayan. Thank you, ma'am. Okay po. So let's see how many will participate with this menti.com. Although hindi naman makikita kung sino po yung mga nagsagot ng yes, hindi makikita yung nagsagot ng no, at least we have an idea of the perspective of our clients po o kaya naman yung ating mga kasama dun sa meet. O kung sino man yung ating kumbaga respondents dito. So as of the moment, I only have 4 respondents. May humahabol pa naman yata, I think. Ayan. Kung nakikita nyo, so dito makikita natin na nagbabago yung ranking, yung rating mismo ng no and yes. Ayan. Para makikita rin natin, maipapakita rin natin sa klase na gumagalaw. Alam natin na they are interacting, they are responding to what we need, to what we are asking from them. Ayan. Kanina, 28 na tayo dito, so dahil meron akong isa pang presentation, kaya po pala yung ganun ko kasi I am also looking for other, from my other screen, kung nakikita niyo pa nga yung presentation. So malamang mga at least nasa 25 or at least kalahati kung makikiparticipate na. Ayan, may 10 na tayong participants. Again, you can see from the icon below, kung ilan na yung nag-participate sa inyo. So, for example, if you are a practicing teacher, then you will do this in class and you have 40 students, you can see, nasa na yung 30, di ba? So, at least you can ask them to answer. Tayong mga teachers, pwede po ba mag-raise ng hand yung mga teachers kung saka para alam natin na if most of the participants here are teachers. Kasi marami akong nabasa doon sa Google form ng mga teachers, then yung iba ay nasa LGU. And I believe this, thank you sa mga nag-raise hand. This session will not be conducted by Sir Jason if he thinks that it will not be of help for those who are practicing their profession or for those who would want to practice their profession
soon. Ayan, may mga mahina ang connection. Opo, isa yan sa ating i-discuss din while having this seminar po. Pero at least happy po ako, may mga nag-participate po. So, sige. If ever na yung iba, medyo mahina talaga ang connection, naka-11 tayo na respondents. Ayan. So, for the 11 respondents, almost or most of the respondents answered no, not yet ready, or not still not ready for online classes. Then there are a few who answered yes. Can I hear from those who answered, although nasabi ko na kanina na hindi nakikita kung sino yung nagsagot ng yes or no, I hope everyone is honest for their feedback. Can I hear from those who answered yes? Why did they answer yes? And baka meron pa silang mas ma-share. I am accepting po na kung meron kayong gustong i-share regarding sa knowledge din po natin sa online learning na makakatulong sa lahat, it is really welcome po. Sige. So who would like to share po for those who answered yes? Why did you say you're ready for the online class? Ayan. Bakit kaya sila ready na? Naku, wala na yung mga sumagot ng yes. Ito yung hirap sa atin. Hindi na natin alam, di ba, kung sino yung ating tatawagin. Bakit kaya nasagot yung yes? Sige nga, bakit kaya? Can I hear someone from the group? Ayan, wala na po sila. Ano kaya? Doon muna sa no, sige. Dun muna sa no tayo. Can someone say the reason why he or she is not yet ready for online classes? Still not ready for online classes. Ako po ba yung walang audio, Sir Rico? Or nawala po ba audio ko? Okay pa po ang audio ko? Or si Sir Rico ang nawala ng audio? I suggest i-refresh lang po. Log out, then log in po uli kayo. Marerefresh po yan. Pero naririnig pa po ako. Can I see a thumbs up po? Ayan, thank you po. Ayan. So, marahil ayaw lang nila talagang sumagot. Why did they say yes? They are ready or no? They are still not ready for online class. Hala, nawala na nga sila. Okay. Ayan, si Ma'am J. Marie mukhang sasagot. Ma'am J. Marie? Hello po, ma'am. Good morning. Hello po. Good morning. Ako po, ma'am. I'm not ready for online classes because po mahina yung signal. I only have my phone. Opo. Then data connection po. Opo. Yes, opo. That is one of the limitations po of online classes talaga. If we are not equipped with the proper materials po, we do not have laptop, we do not have yung iba kasi talagang nag-i-invest talaga sila. I personally, I only have laptop with me and my cell phone po in conducting my online classes and internet connection. Yun yung ano, yung iba talagang data. So, talagang meron pa rin hindi ready. How about the others po? Doon sa yes kaya? Nawala na yung yes. Ano pa yung nangyari? Ayan, wala na yung mga sumagot ng yes. Sige. So, at least we know from the group, ayan, 14 na pala, 14 participants who responded with this question, most of us are not yet ready for online classes or are still not yet ready for online classes. May kulang pa. Okay, so if school year 2021 and 2022 will still push through conducting online classes, marami pa rin talaga na masasabi natin hindi pa 100% ready. Pero as a teacher o kung ano man yung ating profession, kailangan natin maging ready lagi. Okay, so going back, ayan, sabi ko nga po, medyo magiging mabagal lang yung ating facing kasi mag-on and off ako ng mga presentation just to go back with the previous presentation.
Okay, so as mentioned, most of us are not yet ready with the online classes. So itong seminar na to regarding online learning platforms can actually help us sana to be equipped with some techniques that can be used. Kaya lang kung signal po yung ating magiging problem, sabi nga rin doon sa mga Google Forms na nabasa ko po, matataas yung mga ratings nyo for those, for the platforms that I enumerated, but the problem is the connection po, yung network, yung internet connection natin, yun yung magiging problem, especially in the provinces. Here in NCR po, sa Metro Manila nga, problem na talaga yung internet connection. What more dun sa mga nasa provinces na yung kanilang service provider ay, although ginagawa yung best ng ating mga service provider, ginagawa nila ang kanilang best, but still, we cannot say 100% na magiging mas ready sila for next year. Okay, so domino effect po kasi yun. So what do we mean by online learning platform? So an online learning platform is an information system that provides a safe learning environment where students can take online courses. That is what we're using, okay, sa mga classes po natin. We have the Google Meet or the Google Classroom, and some are using Zoom. Meron din yung magamit ng Canvas. If you are familiar with the Canvas, it is a learning platform po na binibili talaga ng school. Then meron din pong Blackboard. It is also a learning platform po na nagsasubscribe talaga yung school, or actually binibigyan talaga nila ng pondo just to provide a good learning platform. So these online learning platforms are often called online course marketplaces. In our school, I am a teacher from University of the East, Caloocan. So in our school po, we conduct in-service training seminars for teachers every now and then. Most of the schools have it. Then we see to it that there is always a marketplace. Teaching strategy ang pinapakita nila doon sa mga marketplaces na yun. So dito, yung online learning platforms na to, iba't iba rin to, kumbaga marketplace din, mamimili ka kasi actually there are a lot. Marami po talagang mga learning platforms. Kaya lang hindi naman pwedeng lahat yun ay ating gamitin kasi marami rin mga limitations po. Okay? So these online learning platforms actually give learners the opportunity to search for and pay for online courses directly. So meron tayong mga online courses na rin, okay, na doon nag-i-invest naman yung ating mga learners na gusto pa talagang matuto, kasi nga sabi ko nga may mga limitations, kasi meron po yang, yung ibang mga platforms na yan ay meron po talagang bayad, okay? So, when we say online learning platforms or online teaching platforms, what online teaching platforms are you most familiar with? So, dun po ulit tayo sa Mentimeter. Ano ba ito? Bakit laging may N? Favorite ko yata ang N. Ano? So, Mentimeter po. So, hindi niyo po agad masasagot yan unless ako mismo ang magdagalaw ng screen. So, what is actually good with Mentimeter, ayan, makokontrol nyo yung mga bata na mauna na sagutin yung mga tanong ninyo as long na hindi nyo pa ginagalaw yung inyong presentation. Ayan, so dahil tapos na kayo dyan, you can move it dun sa next question. So makikita nyo na ngayon from your end, after answering the first question, you can now see the second question and you can now write your answer, and it will reflect here in our monitor po. Ayan, so I am waiting for the response. Same code lang po tayo. Kung nakalimutan po ang code, nandito po sa taas. May Zoom. Ayan, lumalabas na po ang ating mga sagot dyan.
most familiar with. Ibig sabihin, yung medyo alam na natin. Google Classroom, Google Meet. So, if you can see, lima na yung nagre-respond, tatlo pa lang yung nakikita nating answers, most probably, merong nagkapareho. Ayan, may smiley. Kapag nabago po yung, anong tawag dito, nabago yung ating paraan. Ba't yung isang ngiti lang, ngingitian lang tayo. Google Meet, Google Classroom, Zoom. 13 na yung ating respondents. Tatlo yung platforms na nakikita natin. Plus the smiley. Ang saya-sayang tignan ng ating icon dito ng smiley. Ngiting-ngiti siya. Ayan, 15 na. Kanina 14 yung ating respondents. Ayan, so ngayon ay 15 na. Okay. So, makikita nyo ngayon dyan and if you will be using this to the students, may tanong kayo, makikita niyo rin dyan yung kanilang mga kasagutan. This is actually used if you want to ask them their perspective about what do you think of the vaccine for the COVID-19. Diyan makikita nila yung mga perspective nila without even sharing. Kumbaga hindi sa kanila mismo manggagaling kasi yung iba mahihiyain sumagot. So at least dyan makikita natin na meron at meron silang mga meron at meron silang mga perspective regarding your question. So tatlo yung lumabas na pinaka-familiar tayo, the Google Classroom, the Google Meet, and the Zoom. Kasi ito yata yung ginagamit din natin lagi sa ating pagka-conduct ng online classes. Tama ba? Ayan, so, tinanggal ko yung screen ng Mentimeter. Ayan, sandali lamang po. So, I will be sharing before I proceed with the other slides. Ayan, since na-open na natin yung Mentimeter, I will be sharing with you what Mentimeter is composed of. Ayan, so nakikita na po ba? So sa Mentimeter, just like any other platforms po, you have to create your account para mas maging mabilis yung ating paggawa ng mga slides. What is the limitation of Mentimeter? Although maganda po kapag ginamit natin yung Mentimeter, sabi ko nga, one way of asking the student to interact with us, meron po siyang fee. And if we are using the free apps, ang magagawa lang po natin ay dalawa. Kaya if you can see from your screen, dalawa lang po yung aking presentation. Kasi syempre, alam nyo na tayong Pinoy, mahilig tayo sa libre. Ayan. So ayan, kapag ginamit pa po natin or nag-explore pa tayo, mas meron na po itong mga payments. So let us see the plans. I think the cheapest plan for Mentimeter is $10. Ayan. Merong zero, yun nga, yung libre. Unlimited audience, unlimited number of presentations. Ibig sabihin, kahit po ilan, halimbawa ito, kasi you can actually name your presentation here. Ito po. Sana nasusundan po ako. Ano po? So you can actually name your presentation here. So I named it online teaching platforms. Then pwede pa kayong gumawa ng another presentation. Okay. Hindi na kayo makakapag-add ng slide kahit pupindutin nyo yan. Because I'm only using the basic one. Ayan. Kasi lalabas po na you are... Bakit nakapag-add pa dito? Ang galing niya. Kahapon tinatry ko ulit. Lalabas dyan, kung if you are using the free apps na kayo ay mag-e-exceed na dun sa number of required slides lang po sa inyo. So, ayan. So, hindi kayo makakagawa ng another slide po doon. Then, you can have it another presentation po. Just go here. Tapos, meron po kayong makikitang icon ng new
new presentation, yun nga lang, dala-dalawa lang po talaga. So for the pricing, ayan, quiz slides po, lima. Kapag question slides, dalawa. Makikita po kasi yun, saglit po ha, sorry po. Ayan, kapag nag-click kayo ng new presentation po, ayan, gawa niyo po ng name. So halimbawa, gawa natin ng name for today, yung date na lang, March 6, 2021, then create presentation. Kapag nag-create na po kayo ng presentation dyan, we are actually using the free app po ng Menti. So pwede niyo naman pong gamitin yun, yung free app na yun, para lang at least makakuha tayo ng idea sa ating mga clients, at least may bago. Hindi lang tayo lagi nasa Google Meet or Google Classroom. So these are the question types that you can actually use. Makikita niyo po yan dito sa gilid. Okay. Then pwede rin yung quiz competition, ayan, nakakagawa po tayo ng iba't ibang presentation. Yun nga lamang, meron pong limitation once we only avail of the free Mentimeter. So sabi ko nga, the cheapest amount is the basic plan, which is $9 po. So $10 at most. Wala po akong commission dyan. Yan po talaga yun nasa price ng Mentimeter. Okay? So, hindi ko rin pinapromote. Sabi ko nga, ako po mismo ay yung libre lang yung aking kinukuha. Okay? So, I hope I shared something with you regarding Mentimeter. Para at least mamaya hindi na natin siya babalikan since nakita na po natin yung gamit ng Mentimeter. Because when I actually look at your responses regarding Mentimeter, may mga sumagot naman ng they actually know Mentimeter, they are actually familiar with it, kaya lang nasa gitna yung kanilang kasagutan ko. Yung satisfactory yung kanilang naging sagot. Okay? So for now po ba, are you still with me? Can I see the raise hand icon being clicked? If you are still with me po, ayan, hopefully kahit pa paano meron po tayong na-absorb dun sa ating mga online learning platforms. And I really do hope na nag-start pa lang tayo, but I really do hope that you are getting some knowledge that can actually help you po. Aha, okay, so, di ba nagpa-raise hand ako pero nagtaka ako may nag-raise hand. Yun po, ganun po yata talaga pag live. Ayan, you can actually click the lower hand icon po. Para ayan, thank you so much po for the responses. Next po, so to continue. Ayan, so natapos na po tayo dyan. If you will be using Mentimeter po, ayan, pwede nating gamitin po yung ganung application para mas maging interactive tayo sa students. So, these are the commonly used online teaching platforms in which you mentioned earlier in the Mentimeter app that you are familiar with the Google Meet, Google Classroom. I didn't see these slides, Google Slides, Docs, and Spreadsheets, pero I know that most of you are actually using them. Yung Google Forms, Google Drives, we can use this actually po para naiiba-iba yung tingin ng mga participants natin sa Google Meet na hindi lang puro video natin yung nakikita, hindi lang puro mukha natin yung nakikita kapag nagkaklase tayo. We can actually use this Google extensions para mas maging interactive po yung ating klase. What we have in Google Slides, Google Documents, and Google Spreadsheets, para rin po itong Microsoft PowerPoint, yung PowerPoint natin, yung Word document natin, and yung ating Excel. What is good in here is that if we share the link of the Google Slides or the Google Docs, those who have the links can actually edit it. Kumbaga, nagpa-project kayo, kailangan natin ng sa Google Docs, makita nyo kung ginagawa ba nila talaga continuously. Makikita natin yun na gumagalaw din yung laman ng kanilang Google Docs. Sa Google Form, ayan, yung tulad ng aking pinasagot. Sino po rito ang aware na kung paano gumawa ng Google Form? Can I see again the raise hand icon being clicked? Or sumasagot lang talaga tayo?
Are you aware on how to do the Google form? Kasi we can actually use that para po sa ating mga responses sa mga quizzes, ganyan. May mag-raise an icon ba para sa ating Google form? Naku, wala pa rin. Okay, sige. Ayan, may nag... Meron ba? Meron, may nag-raise hand icon. Yung iba kaya, baka wala pa rin idea. Also for some of the Google extensions po. Sige, I'll just go back first with the presentation before I proceed with the Google extensions and other Google apps that we can use. So again, these are the most common, used online teaching platforms. Na sana maging familiar tayo. Sana mamaya may ma-share ako na makakatulong sa inyo regarding that. So, na-mention din kanina yung Zoom. Actually, if you will be asking me on which I prefer to use, the Google Meet or the Zoom, I will actually choose Zoom. Ang limitations naman po nito, may bayad din po. Okay, so later we will see it. Then we can actually use these different platforms then for other interactive activities to our students or to our co-employees po. So the last three, yung Edmodo, Jamboard, and Padlet, this is what I got from the responses, kaya isinama ko po itong mga ito. So hopefully makapag-share po ako ng mga additional information po based sa ating mga nalalaman. So I will stop sharing this thing. Then let's go first with the, ayan, yung sa Zoom. Tingnan po muna natin yung sa Zoom bago natin balikan kasi mas marami po yun sa ating Google extension. Ayan, sana po ay may nakukuha tayo ngayon sa ating, saglit po. Lalakihan ko lamang yung aking Zoom para makita siya na ma-share. For a while po ha, alam niyo naman dito tayo sa ating mga lugar, medyo mabagal po ang ating iba't ibang mga connections na ginagamit. So I hope you bear with me po. Aha, hindi maipakita yung Zoom. Wait lang po ha. Nagtatalo ang Google Meet saka Google Zoom kaya siguro ayaw hindi maipakita talaga. So yun. As a Zoom po, since some of you answered Zoom, hindi ko po maipakita yung screen ko for the Zoom. But actually, sa Zoom, what is better with Zoom, kasi mas malinaw po kapag sineshare natin yung mga videos, mas malinaw sa Zoom, hindi po siya naglalag. Unlike sa Google Classroom, kapag nag-share po tayo sa Google Meet ng ating video, naglalag po yung video, especially kahit galing po siya sa YouTube, naglalag yung ating video. Sa Zoom kasi, hindi ko po pinopromote ang Zoom kasi ang Zoom po ay medyo pricey rin po. Ano. Sa Google Meet, kapag nag-share tayo ng link, ang gagawin natin para hindi maglag, kanya-kanya ng noon. Pero kapag actually nag-share tayo talaga, ang nangyayari po, naglalag. Unlike sa Zoom, when you share the video, you just have to click the share audio sa ilalim. Kapag meron po kayo nakitang dialog box, meron po doon na share audio. So kapag nag-share audio po, maririnig din ng ating mga participants yung audio. Kasi some of the Zoom users po do not actually see the share audio tick box para maipa-share din yung sounds. So yun lang po. Then also in Zoom, there is a breakout room. Wherein kapag magkakandap tayo ng group activity, which we actually do inside the classroom, there is a breakout rooms na pwede po natin silang hati-hatiin into groups, then we can visit them. Tayo po mismo, pwede tayong pumasok doon sa kanilang breakout rooms. In Google Classroom kasi, or in Google Meet, we can just create a link separately para sa ating mga participants po. Okay? So, yung sa Zoom po, yun nga po. So, medyo hindi ko lang po talaga siya ma-share, pero ang problem lang po sa Zoom, hindi naman sa problem. Kasi if you are actually willing to invest, it is really worth it. For 1 month, ayan, hindi po ako nagpo-promote. Muli, wala po akong commission dito. This is actually the price for Zoom.
share same din sa Google Meet, there is a recording button, so pwede pong i-record talaga yung mga meetings. Mas madali rin nakikita natin yung mismong anong tawag dito, yung mismong itsura natin kasama yung sinishare sa Google Meet kasi, di ba, ang hirap na ang nakikita na natin ay yung mismong presentation, lalo kung maliit yung ating screen o yung ating monitor. So, sa Zoom, nakikita na natin yung mismong video natin, nakikita rin natin yung ating pinapresent. But the thing is, kapag libre po yung ating ginamit, may limitations po na 40 minutes lang yung pwede natin i-consume. After 40 minutes, mamamatay po yung ating video. Kapag may bayad, it is actually 750 pesos kasi nasa 14, almost $15 po siya. $15 po yung sa Zoom. Then kapag nag-subscribe naman po tayo doon, unlimited yung number of hours na pwede nating i-consume doon sa Zoom. Which is sabi ko nga, mas okay yung mga pag-video sharing po sa Zoom. Okay? So yun po. So yun lang, 40 minutes lang kapag sa Zoom naman po. Okay po. Kami, nagtaas po kami na ng kamay. Naiwan po ba ito or may tanong po? Ma'am Angelica? Naiwan lang po ba or may tanong po? Ang hilig ko kasi magpa-raise hand, ano. Kasi yung iba not working yung mic eh. So, naiwan lang ba? Naiwan lang yata. Are there any questions po so far? Ayan. Hopefully, you're still with me po. So, to continue, naiwan lang yata ni Ma'am Angelica. So, maybe later she will realize that nangangabit na yung kanyang kamay sa pagka-raise hand. Okay. So, let's continue po. Let's continue with the Google. Sabi nga natin, ang laking tulong ni Google. Si Google, Google. Okay. So, i-share ko muna yung sa Meet para actually maging aware din ng lahat. Although, yung iba sabi naman aware na rin sila sa Meet. So, para lang nakikita rin natin. Kasi, meron at meron pa rin na hindi pa ganun sanay gumamit ng Meet. So, actually, here's the chat box po, yung chat with everyone. So, may chat din po tayo sa Google Meet. Then, you can see the participants. Sabi nga kanina ni Sir Jason, di ba? So, even if he sees the participants po dito, mas magandang naririnig niya na nandiyan talaga tayo. Kasi that is our problem with our students po or with our participants sa Google Meet. Magla-login lang tapos hindi natin alam if they are still there. I remembered Sir Jason actually told you to open your camera, but not all of you are using the camera, maybe because of the connection. So, we really understand it po, pero yun nga, I hope na nandiyan pa rin po kayo. So, again, this is the raise hand icon. Ayan, ginagalaw ko po yung aking, ang tawag dito, yung mouse, para po dun sa makita ninyo. Then, meron po tayo rito sa gilid, yung iba't ibang mga, yung mga periods, yung mga dots, na we can change the layout if we want, yung para mapalaki natin, maparami po natin yung nakikita natin sa video kasi limited yan sa 16. But if you want to expand it, tulad ng ginawa ko po, I actually changed it to 42 para lahat ng participants makikita. If your class size is 40 or 45, you can use this, then you can still extend it if you want. Then pwede rin po ang auto, spotlight, or sidebar kung ano man po yung mga gusto niyo. Ito rin po yung mga itsura para makita ninyo. Then, dito rin natin makikita yung Jamboard. Ayan, so kanina na-mention yung Jamboard. So mamaya po natin itry yung Jamboard. Ano po? So after Google Meet, yung Google Classroom, para rin po yung Edmodo. So mamaya pag-isahin po natin yung sa Edmodo and yung sa Google Classroom. Ano po? Okay, so doon naman tayo sa mga Google Extensions po. Ayan. So we have here, ang nakikita nyo ngayon ay yung aking screen, Google Drive ko using my UE email account. Ito po ngayon yung mga pwede nating magamit ang extensions sa Google. So ito po yung aking pinindot, yung mga dots doon sa gilid. Doon sa mga
may knowledge na po and you still want to share your knowledge po na meron po akong hindi na-mention, again, you are most welcome po to share your knowledge po para matuto po tayong lahat. Ayan. So, ito yung kaninang binabanggit kong mga Google Forms. Ayan. So, dito rin po natin makikita yan, Google Forms. Then yung Google Slides, which is actually just like a PowerPoint presentation. So kapag pinindot niyo po yan, lalabas yung mga yung PowerPoint presentation, you can actually try it from your end para po makita talaga natin. Then if you want to schedule a meeting, ito po yun sa calendar, Google Calendar. Ito rin yung aking mention kanina. If we want to have our students or kung ano man po yung ating area ng work, if we want to group them, we can actually make a schedule for Google Calendar. Ayan po. So mag-ano po tayo, mag-schedule kayo for Google Calendar, then halimbawa, schedule natin for 10 o'clock. Ayan. For 10 o'clock, pindutin nyo lang yung more options para po lumaki yung inyong pagsusulatan, then lagay nyo kung para saan, halimbawa, group 1. Okay. Then, lagay nyo yung guest. Yung guest po, yung email address po ng mga groups, yung mga group members po. Okay. Then, you just have to, baka ma-invite ko yung aming principal. Ayan po, nasa unahan. Huwag na natin pakialaman yung guest. Yun po ay para lang sa end po ninyo. Then, you just have to click save. Then, lalabas na po yung click the add Google Meet para po merong link. Ito po yung ibibigay natin sa kanila. Kung groupings po yan. Okay? Kung hindi naman groupings, isang actual meeting po para sa lahat. Kahit na ang meeting nyo pa hindi March 6 sa ibang, tawag dito, sa ibang buwan pa, gusto natin April. Sige, tignan natin. Ayan, halimbawa April pa, ano lang natin sila kasi si Google po mismo ang magre-remind po doon sa participant. So, halimbawa, we want to meet them on April 1. Ayan, April Fools. Ay, naku, Holy Week pala yan. Halimbawa lang naman, you just have to click it, then schedule it just like what I did earlier. Then lalabas po yun sa calendar ng mga invited participants po. Just type the email address of the guest. Okay, so yun po yun sa ating Google Calendar. So, doon sa Google Forms, kasi kanina when I asked you, magagamit niyo po ito sa mga quizzes or whenever you have an activity po para hindi tayo pasagot ng pasagot din sa book. Actually, mas madali po. Halimbawa, gagamitin po natin. Naku, nawala na yung aking sinishare. Sorry po. Gagamitin po natin yung ating book para ilagay yung content sa ilagay yung content sa Google Forms, mas madali po tayo makakapag-check. Kasi mailalagay na rin natin doon yung mga correct answers, then automatic po siyang i-check ni Google. So, ayan po. Doon sa mga may alam na at alam na, pasensya na po, binabalikan ko lang kasi not all of them raise their hands na aware po sila. So, you just have to click the blank quiz if you want to make a quiz. Assessment, may kanya-kanyang format na po yan. So, pwede yung blank lang din mismo. Here is a sample of the Google form. Ayan. So, sige, dun tayo sa gagawin pa talaga. You can just click the blank quiz. Okay po. Ayan. Then, you can actually start writing the title of your quiz. If you want the title of your quiz, kung ano yung topic nyo, you can write it. Or you can just write quiz number one. Then, yung description po, kayong bahalang maglagay dyan tulad ng aking nilagay, yung dear respondent. So, kayo po, pwede rin kayo maglagay ng sarili yung description. Then, you can actually start doing some questions po. Ayan. So, yung mga ginagawa nyo rin dun sa ating yung pag-gather ng CPD points, this can actually be used para hindi rin kayo mahirapan sa mga, anong tawag dito, if there is questions that need to be checked. So, pwedeng multiple choice,
Pwede rin namang essay, yun lang, kapag essay, hindi po siya automatic at chine-check ni Google, ang pipiliin niyo po ay paragraph. Pwede rin short answer, kaya lang kung ano po yung isulat niyo kasi, for example, date today. Halimbawa, yun lang yung tanong niyo, what is the date today? Tapos, kung ano kasi yung isulat niyo rito, yun lang din yung tatanggapin ni Google. So, you have to write specifically kung ano po yung sagot. So, you have to click the answer key para masulat niyo yung mismong answer. So, halimbawa, ang sinulat niyo ay small letters lahat, March 6, 2021. Pag ang sinagot po ay big capital letters, hindi po siya tatanggapin ni Google. So, you can actually assign points din po. Then, just click done. Then make it required para hindi nila iiwan ng blanco. But some of our students po, minsan nilalagay lang ay dot or kaya yung dash para lang makaproceed sila sa next question. So yun. Okay. So you can actually divide it also to sections. For example, in my case, I am a Filipino teacher po. So the first section, I just like to have a quiz on literature or panitikan, then for section 2 is wika or grammatika. So you can actually write it. Then, auto-save po yan. Auto-save po. Ito yung responses. Makikita natin yung responses dyan. Once, pwede nating i-off kapag deadline na ng submission, pwede rin nating i-on. Then kapag may mga sumagot na po, sa ibaba nun, makikita natin yung responses. Then, may mga scores na rin po. Okay po. Close ko lang yung ibang mga, ayan. So, para makita rin yung actual na mismo, kukuha po ako ng isang activity para maipakita po sa inyo. So, yan po yung mismong activity, if you can see it. Then, yung responses, ayan. Tapos, yung scores po nila, nandun na rin po. Ito na po, Ito na rin po yung scores. I-record na lang po natin. Okay. Kapag multiple choice po, kayo na rin mismo yung right after you click the answer key, kayo na rin mismo yung mag-click nung sagot, then naka-record po yun. Then, para ma-send po yung mismong question na ito dun sa mga participants, just click send. Then, you can just actually ask for the link. Ito po yung link na part. Then, make it short para po ito lang yung ika-copy nyo. Then copy, then paste it to the yung Windows mismo ng inyong bibigyan ng quiz. So, pwede siya kapag nag-Google Meet na kayo, then you will give the quiz. Just click the link, then paste the link dun sa kanilang chat box sa Google Meet po. Or you can just send it sa email po nila. Ayan, kaya lang iisa-isahin niyo po yung email. If you want to share it with your co-teacher, pareho kayo ng quiz, pwede niyo po siyang isend din through email, then add collaborators. Ayan, sana po ay nandiyan pa kayo ano. Tapos, ayan, yung get link po is restricted. Change niyo po para ito ay mabago ninyo. Medyo mabilis po ba or okay pa kayo? So, anyone with the link, kung sino man yung bibigyan niyo ng link, then you can actually ask them to be an editor. Kung same kayo, halimbawa teacher din po, same kayo ng quiz, you can actually ask him to be an editor para po kung meron siyang gustong baguhin. Pero kung pang bata lang po, huwag niyo pong baguhin ito para hindi nila mabago rin yung nilalaman ng inyong Google Form. Okay? Ayan. So far, so good pa po ba tayo? So far, so good pa? Okay, okay po ba tayo? Nandiyan pa po ba kayo? Ayan, yung may mga mic, can I just hear? Yes. Ayan. Yes, po. Thank you po. Yes, po. Ayan. Yes, po. Yes, po. Salamat po. May nakukuha naman po. May nadadagdag naman sana ako sa inyong mga kaalaman na ano po. Salamat din po sa mga nag-raise hand. Anyway, so to continue. Ay, thank you very much po. Ayan, thank you po. If ever po, ayan. So ituloy po natin sa iba pang mga Google extensions.
So yung Google Drive po, what is good in Google Drive, you can actually save your works here. Ito po. Then you can actually share it to your students. Just give the link. Okay, so halimbawa po, meron po ako, I actually use this Google Drive po whenever I hold my classes in tertiary level. Kasi sabi ko nga, nagre-record po yung sa Zoom. So, once recorded po, nilalagay ko po yung link sa Google Drive. Then, isinishare ko po yung link doon sa mga students. So, they can always return to that recordings po whenever they need. Whenever they need to review or to study more. So, dito, pwede kayong mag-share. Just click new. Then you can actually create a folder. So, for example po, example lang, you are collecting different certificates po. Kasi na ba, na dinig ko kanina that there is a participant po na nag-rank 1. Congratulations po. Ayan. If you are collecting certificates, since lahat po ay madalas tayo ngayon ay online, so pwede po natin i-save lahat dito. Kasi di ba sinesend po sa atin sa email. So, new folder create. Ayan. Tapos, yung mga sinend po sa inyo sa email na certificates, download it para hindi na kayo babalik sa Google or, sorry, hindi na kayo babalik sa email or hindi nyo na, baka yung iba kasi, di ba, minsan din natin, saan po ba na-save yun? Ano bang file name nilagay ko dun? So, you can actually make a drive. Tapos, dito po sa certificates, just open the folder that you made. O, di ba, ayaw po niya makisama. Ayan, kapag nakagawa na po, na-open po yung folder, ayan. So, just click again the icon new. Or kahit dito po, para hindi kayo maano. Left click po. Magle-left click kayo, then upload files. Upload files, then sa kanyo po, dun sa download area ng inyong, sa download area, since dinownload nyo po yun, makikita nyo kaagad yung certificate nyo, i-download nyo na po kaagad. Yun na po yung i-click nyo, then automatic po siyang mapupunta dun sa ating Google Drive. So, nakaipo na po dyan yung certificates nyo. You can just rename it, halimbawa, CPD Certificate March 6. You can actually rename it, then nandiyan na po lahat yun. Hindi po yan mawawala. Ang maganda po sa Google, kung meron tayong account sa Google, hindi po yan mawawala. So, kahit magpa, ano bang ginagawa doon sa laptop, yung kapag nagpapa-reset tayo, yung ganun, hindi po nawawala yung file. So, you can actually use this Google Drive to save your important files. Okay? So, pwede rin po ang mismong folder. Kung meron na kayong folder sa inyong mga laptops or computers, nandun na lahat yung certificates nyo, yung folder mismo, i-upload nyo po dito. Just don't forget your password, of course, para ma-open nyo anytime yung inyong Google Drive. So, ano naman yung inyong Google account, yun din po yun. You just have to go dito sa mga Google extensions po. So, same with Google Docs. Ito po parang Microsoft Word lang din. What is good here, as I mentioned, kapag gumawa po kayo ng Google Docs, then share nyo po yung link. Ito po yung link. Ay, sorry. Hindi pala nakashare yung aking screen. Ito po yung link. Ayan. Kapag share niyo po yan, those who have the links can edit po what is written in the document. In this school that I am handling, we have shared drive para sa Google Spreadsheets. Ito naman po yun. Parang Excel naman po yun. So, ang shared po dyan ay yung class record na dun na lahat. Doon na lahat magre-record po. Then, hindi naman siya, kumbaga parang, baka po madaya ako. Baka may mag-edit ng grade ko. Makikita po kasi yon, ito may mga nakalagay, last opened by. May mga nakalagay din na last edited by, kung sino yung huling mga nag-edit, naka-record po yung lahat. So, hindi siya ganun kadaling mabago kasi recorded. Kung may nagbago man, madaling matrace kung sino po yung nagbago nun or kung sino yung nag-add. Same dun sa Google Slides. What is good in Google Slides, instead of using just the PowerPoint na naka-install po sa ating mga computers, marami pong mga templates na pwede po tayong magamit dito. Yung mga templates po, ayan, pwede tayong maghanap po dito, yung mga template gallery. Okay? Then, meron din po dito sa Google Slide, yung Peer Deck. Itatype ko na lang po dito sa search.
Ito pong peer deck ay para rin po itong sa PowerPoint or para rin itong Menti na pwede pong mag-interact din yung ating students. They just have to go to www.pd.com. Then may ibibigay pong code tulad nga po nung sa Menti. Then they can also share their knowledge. You just have to look for the peer deck po. Halimbawa, mabilisan lang po ha. Para ano, yung add-ons po dito, hindi na pala nakikita yung aking presentation. Sorry po. Ang tahimik niyo po. Kaya hindi ko po alam na wala na po pala yung aking presentation. Ayan, sandali lang po. Hanapin ko lang, ma-share ko lang isa. Okay. So, ayan po, yung sa ating Google Slides. Nakikita na po ba? Ayan. So, ganun din po. Para rin po itong PowerPoint presentation, you can write your title here. Kung ano man po yung inyong gagawin presentation, then click the add-ons. May peer deck po na nakalagay. Kung wala po yung peer deck na yan, hindi pa nag-a-appear, pindutin nyo lang po yung get add-ons. Then, dun sa peer deck, pwede po silang mag-respond din tulad nung nakita natin kanina sa Menti. Okay po. Ayan, so hopefully I am sharing additional informations po regarding po sa ating mga gagamitin sa online classes. Okay, so to continue. Ayan, na-mention din, it was already mentioned po sa atin. Ayan, nawawala na yung aking PowerPoint. Saglit lamang po. Yung different online teaching platforms po. Ayan. Who among the participants are already fully aware of Kahoots and Quizzes? Para lagpasan na po natin. Kahoots and Quizzes. It's almost the same po, kaya pinag-isa ko po yung tanong. Ayan, can I see a raised hand icon po for those who are familiar with Kahoots and Quizzes? It's actually an interactive activity po na pwede nating gamitin for motivational activity. Edmodo, meron din po tayong Edmodo later. Ayan. As I mentioned, parang same nga po yung ating Edmodo and yung ating Google Classroom. Meron lang silang kaunting pagkakaiba. Actually, yung kaunti na yun ay malaking effect po. So, mamaya po. So, walang nag-raise hand. Pakita ko lang po ng kaunti yung ating quizzes po. Then, itry natin ng kaunti rin. I hope you don't mind I'm switching languages po from English to Filipino, Filipino to English. Kung saan po mas magiging better po yung discussion para at least mas maging mas maintindihan din po ng lahat. Ayan. So, I will be sharing with you my Kahoot app. You can actually download this also to your cell phones. Ayan. Dito, so again, you have to register po using your email accounts. Maganda kapag nag-register kayo sa mga teaching platforms, you only need to use one email account. Then, same password para hindi rin kayo nalilito na ano nga bang password ko sa Kahoot? Ano bang password ko sa Edmodo? Ano bang password ko sa ganito? Unless you have a notebook po to write all your password. So, nakagawa na po kasi ako ng sample. Yung ginagamit ko po kasi ito in my class, kaya dun tayo sa sample po. So, under my Kahoots, at least makita lang po ng mga, makita niyo po yung effect. So, here are the activities that I made. Ayan. Na ipapasagot sa mga bata. So, for example, dito tayo sa pinakamadali, kayarian ng salita. If you can still remember the topic on payak, may lapi, inulit, tambalan, this is actually the topic about that. Ayan. So, naglo-load siya. So, yan po yung makikita nyo kasi gagawa ng question. Kapag gagawa po ng question, you just have to click create icon. Then, kayo po yung maglalagay ng questions ninyo. Then, you can just like po yung
sa Google Form, you can just click the answer, then automatic po yun. So, paano nyo ngayon lalaroin yan sa klase? You just have to click play. Ayan. Then teach. For those who are more interested po, dahil halos lahat po ay minimension ko, if you still want to try it po, kahit po ako yung inyong maging trial version po, okay lang po. Total, nandun din po ako sa GC. You can actually send me a message po para at least mas, kung interested kayo na mas matuto pa dun sa apps na yon. Kasi dinadaanan ko po lahat and hopefully, kahit medyo mabilis po ay nakukuha po. Ayan. So, kapag clinic nyo na yung play, ito na po yung lalabas doon. Then, you just have to click classic. Then, mag-load po yung game team. You should ask your students to join by going to this site. So, pwede rin po ba nating itry dun sa mga malalakas ng connection? Then, pag nakita niyo po yan, hihingan kayo ng game pin. Ito po yung game pin. Sige nga po. Tignan natin kung may makakapasok na player. 10 questions lang naman po ito. Try natin kahit mabilis lang. May magte-try ba? Sorry, tumitingin po ako sa kabilang screen ko. May magta-try ba? Tama ba? May magta-try? Ito lang po. Puntahan natin yung kanina kung www.mentimeter. Ayan, meron si D. Sino kaya si D? Kahit mag-codename lang po kayo. Para lang matry din natin. At least mapatry nyo po sa student nyo once you click the create. Mamaya natin tignan ko yung mga makakapa. Ay, yung ano pala. Again, you just have to click create para po makagawa kayo ng sarili nyong Kahoot version. So, dalawa na sila. May nagtatry pa ba? Para at least kung halimbawa na-try nyo, then kayo mismo nag-enjoy, baka pwede rin natin ipagawa sa iba. Actually, when I am doing my part-time job also in one of high schools po sa Quezon City kasi online po, then I asked them to that we were having an activity in Kahoot. Then sabi ko, sige, punta na tayo sa Kahoot. They don't have any idea of what Kahoot is. So sabi ko, it is already third quarter kasi late na po akong pumasok sa kanila. I was just employed by my friend kasi nag-resign yung isang teacher. So sabi ko, mag-Kahoot tayo and it's already third quarter. Katatapos lang po ng third quarter, they don't have any idea of what Kahoot is. Kaya sabi ko, teka, parang baka pwede kong ituro sa kanila. So luckily, they enjoyed it na parang they're still asking for more activities pa. Ayan, so apat na yung ating participants. Mas maganda kung merong mga kapalit, like kasi at the end of the Kahoot activity, makikita natin yung mga top three. Then, pwede nyo sigurong sabihan na may plus yung mga magta-top three para at least hindi lang sila basta mag-click. Ayan, may nagtatry pa po bang mag-join? Yan, lima na. Tignan natin. Try na natin. Let's try it na. Okay. Start ko na ha. Kung meron pang papasok, I think makaka-join pa naman. Just inform me kung papasok na para hindi ko po ma-start ka agad. Meron pa bang papasok na? Okay, try ko na po ha. Start ko. Click the start. Then sa inyong screen, makikita nyo lang ay shapes. So, kailangan yung tumingin sa aking monitor for the question. So, anong kayarian ng salita yung halaman? Then, ang makikita nyo lang ay color sa inyong app. Kasi dito sa screen ko yung question. Yung choices rather. Naku, walang nakakuha ng tamang sagot. Walang sumagot. Wala pong sumagot. You have to click, ayan. You have to click po the answer po. Kung ang color nyo po na napili or ang answer nyo po from what you can see in my screen, kailangan nyo rin po kasing makita yung screen ko, yung monitor ko.
kaya ko rin po sinishare. So kung ang answer nyo ay payak, you just have to click the red icon po sa inyo. Okay, try pa natin. Next. Practice makes it perfect. But nobody's perfect, but still we have to practice. Okay, yan po. Tignan natin. There is a time limit po. Kayo rin ang magsiset po niyan. Kapag nag-create kayo ng question, meron din kayo makikitang time limit po. Ayan, very good. Lima yung ating participants, yung apat nakaklik na. Ayan, so you just have to click the icon po ng inyong question, then makikita nyo rin dyan kung sino. Then may ranking po yan. So makikita nyo sino na yung, although yung scores po niya hindi yung 1 over 2, okay? Yung scores po niya automatic dun sa Kahoot na kinocompute nila, pero makikita natin in the end kung sino yung mga nag-top. So last one, actually 10 questions po yan, but still, meron pa po kasi tayong i-discuss. Yan. So, ito po yung time limit. Ito yung makikita natin kung ilan na yung... Ayan! Anim na yung ating participants at yung anim na yun ay nakakuha ng ating correct answer, which is tambala. So, I guess I have shared something regarding Kahoot. So, again, ayan, balikan ko lang po. Sorry, stop natin ha. Mauubos yung ating oras po kapag tinapos natin yung 10 questions. So, stop ko po yung sa Kahoot. Thank you sa mga nag-participate. Ayan, you just have to create. Click the create icon. Then sa create icon po, lalabas po yan. Ayan, then you can start typing your question. You can enter your Kahoot title tulad ng aking ginawa kanina, kayarian ng salita. You can create your own title. Then start typing your question. Kayo po mamimili, what do you want? Pwede pong true or false. Pwede multiple choice. Okay, so ganun din. Tulad ng ating Mentimeter kanina, marami rin po kayong pwedeng pagpilian. Then, ito po yung time limit na ating gagawin. So, automatic magsisave din po yan. Kung hindi niya makita sa My Kahoot, nandun po yun sa draft kung hindi niya pa siya tinatry. Pwede niyo siyang i-preview once na nakakreate na po kayo ng inyong mga activities po. Ayan. So, same lang ang ating Kahoots. Sorry, share ko lang din uli. Nawala na naman po ang aking sinishare. Share, Kahoot is just the same with quizzes. Pangalan lang ang pinakaiba and what is good with quizzes. Mas madali pong mag-connect kahit mahina yung connection. You can use quizzes. Ang Kahoot kasi, it needs a stronger internet connection. Pero same lang din po yan. Before you can proceed with this, ang tawag dito, yung mismong dashboard na ito, may choices yan. You just have to click if you are the teacher or the student po. Then, pwede ka nang mag-create ng quiz mo, or pwede rin ng lesson. Okay. Then, may code din po yung ibibigay so that your students can actually participate po. So, kung ikaw yung participants, tulad dun sa Kahoot, you just have to enter the code. Then, you can just play the quizzes. So, yun po yun. Okay, so tulad nung, ayan, you can just enter the code. Pag in-enter nyo po yung code, that is for the students, then they can actually join. So, para rin po siyang Kahoot activity. Ayan, so... Let's proceed po. So, na-mention na rin kanina sa ating chat box yung Edmodo. So, I hope you're still with me po. Ayan. So, i-share ko rin yung sa Edmodo. Ayan. Paubos na nung paubos yung ating applications. Okay. Edmodo, just like the other platforms, you just have to register. Sign up using your email. Then after signing up, yan po yung lalabas. Edmodo is for free. For free po yung Edmodo. And what is good with Edmodo, para rin po siyang Google Classroom. There is a home, classes, may calendar. Then para rin po siyang Facebook, wherein you can share your thoughts. Okay.
pwede sa mga teachers lang, if you have connections with the teachers, or pwede kung sino man yung connections nyo, yung mga in-add nyo students, so doon po yun makikita sa Edmodo. Okay, you can add classes tulad ng ating Google Classroom po, create a class, just click the create a class icon, then name your class, for example, Section A. Ang nakakalungkot po sa Edmodo, wala ang subject po. Kaya I'm not using Edmodo. Wala yung Filipino po. Then kung anong grade level yung hawak nyo, for example, you are handling grade 7, then select subject. Ayan, ito po yung mga subjects na available. Pwede kong ipasok yung Filipino sa language arts. Then I'll just have to select sub-subject. So, pwede na rin yung all. Okay? Then, create. Okay, so after creating the class, ayan, meron na po kayong klase. Add students, tulad nga po sa Google Classroom lang din. Add students. Then kung sino man yung mga students nyo, you just have to ask their email accounts or may email na provided ang school. Ayan, so balik tayo sa home. Sa classes, sa classes po, you can actually give assignments din. Tulad nga sa ating Google Classroom, you can actually post your assignments dito sa ayan, sa activities. What is the limitation of Edmodo even if this is for free? Hindi po siya tulad ng Google Classroom na pwede po ang Google Meet. Wala kasi siyang audio. Okay? Wala pong audio and wala pong video yung ating Edmodo. You can actually share video just like in Facebook, then the students can watch it. Pero hindi kayo pwedeng kapag-discuss talaga sa Edmodo. You can just have post your activities in Edmodo. You can post your quiz just like what we are doing in Google Classroom. But yun nga, ang limitation po, even if it is for free, we cannot use it as really a platform po. Just like Zoom and Google Meet. Ayan. Okay. Okay na po tayo. Then, the last one po, na hindi naman last pala. Yung Padlet, napakarami pong nag-request ng Padlet. Ganda kasi pakinggan, no? Padlet. You need to have a Padlet app. Or pwede rin po kayong magpunta sa www.padlet.com. Sige nga po, meron bang... kung may makakapunta doon sa www.padlet.com. Then, kailangan nyo rin po mag-sign up just like any other platforms po using your email. Ayan. Please raise hand po kung kayo ay magre-register sa Padlet para makita natin yung ibang gamit ng Padlet po. Yung mga magta-try ng Padlet, can I see the raise hand icon para alam ko kung merong may papasok sa Padlet. Kasi I cannot share my Padlet po unless you also have a Padlet. So, isa rin yun sa limitation and you need to have a strong internet connection. Salamat po sa mga nag-respond. You need to have a strong internet connection for the Padlet and also for your respondents po doon sa Padlet. Ayan, kasi magla-login pa sila. So while waiting for those who will be doing their Padlets. Okay, dun muna tayo sa ating Jamboard. Ayan, baka maubos na kasi yung aking allotted time. So dun muna tayo sa Jamboard. Ayan, may nag-request din ng Jamboard. Actually, hindi ko ginawa yung Google Form para... doon sa mga gusto nyo lang marinig, I actually get the chance to know kung hanggang saan na yung ating alam sa ating mga online platforms po. So since may mga nabasa ako na gusto pa nilang matutunan, ayan po, so I will be sharing it. So dito sa ating three dots sa Google Meet, dito po natin makikita yung Jamboard. So open a Jam, click the whiteboard. Ang Jamboard po ay para po siyang whiteboard. Okay, para po siyang whiteboard na yun ang namimiss natin sa loob ng classroom, hindi po ba? Yun yung ating namimiss, hindi na tayo nakakapagsulat.
at hindi natin nakikita yung mga bata. Actually, this is good for math subjects po. If we're going to ask them to solve some equations or kung ano man po. Ayan, balikan ko po yung mga nagaano ng Padlet, ha? So, ito. So, this is the Jamboard. Ang problem po dito, kapag tayo mismo yung magsusulat sa Jamboard, medyo mahirap kung gamitin yung kanilang pen. So, ito po yung mga pwedeng gamitin. So, may pen, eraser, para tayo nasa Microsoft Paint. Okay. Tapos, pwede rin naman ang text box kung medyo hindi working sa atin yung pen. Nahirap po kasi sa pen. Try natin, ha. Pwede rin po kayo mag-try on your own dun po sa aking clip. Then, pwede po kayo magsulat dito. Ayan. You can actually use this as your whiteboard po. Kaya lang medyo mahirap po. So, if you will be asking your students to solve some problem, pwede po natin gamitin itong text box. Ayan. Teka lang. Ayan niya. Ayan. Text box. Ayan po. So, pwede po natin ilagay na dyan yung ating ipapasolve. So, solve. Sorry ah, medyo dadalian ko lang po sa mag 1 plus 1 lang muna po tayo. Okay. Then, you can click share. Share po natin. Kapag sinare po, ito na naman po tayo. Always check the settings po. Kanino siya nakashare. Change to anyone with the link para po halimbawa kung sa inyo ko po isi-share, madali niyo pong makikita. If you want them to solve it o magsulat mismo doon sa ginawa niyong Jamboard, change this to editor. Pero kung ang gusto niyo lang, reviewin nila yon or maggawa sila ng sarili nilang Jamboard out of your Jamboard. Kumbaga, you have set of questions written in the Jamboard, then you need to ask the students on their answers. You can just make them as your viewer, parang hindi nila magagalaw yung Jamboard mo. Pero kung dun sila mismo magsasagot, you can make them your editor as well. Pero dapat alam, makikita naman ko sino yung nag-edit nun. Then, copy the link. Okay po. Then, click done. Yung link na yon, you have to share it. Pwede po dito sa ating Google chat box. Okay, so ito po yung link. Nagdoble na yung ating Jamboard at yung Padlet. Balikan ko po yung Padlet, ha. Ayan. If you click the link po, makikita nyo dapat yung aking ginawa rito. Okay? Kasi kayo ay ginawa ko rin pong editor. Then you can also write something po dito sa ating Jamboard. Ngayon, kung hindi naman po gagawa ng sariling Jamboard yung mga bata, sabi ko nga, just make them their viewer, then sila mismo mag-create ng Jamboard using the same link. Using the same link, then makakapagsulat na po sila sa kanilang sariling Jamboard. Then kung mali ang inyong ginawa, just click clear frame, then balik po kayo uli sa umpisa. Okay po. Ayan. So nakita po, nakita niyo ba yung sa Jamboard? I'll stop sharing the presentation. Ay, may nag-join. Sorry. Anonymous. Ayan, meron po tayo. Ito. Ay, sorry, hindi na pala nakikita. Ang hirap ng live. Kapag face-to-face, madali nating makikita. So, tingnan po natin. May nakapag-join doon sa ating Jamboard po. Ayan po. I'm sharing the screen now. So, makikita natin dito yung nag... ito po, yung nag... nag-join, Anonymous Giraffe, meron din dito. Dalawa na silang nag-join. Can you please try po kung makakapagsulat din kayo doon sa Jamboard? Doon sa ating mga nag-try. Ayun! So, yun po. So, next, it serves as a whiteboard po sa atin. Hi din po. Ayan. It serves as a whiteboard po sa atin if we need to discuss something that is needed to be written po. O, di ba? Nag-drawing na si Sir or si Ma'am. Ayan. So, yan po yung ating Jamboard. So, we can actually ask the students po to write their
to write their insights din po using this Jamboard na magsisilbi po natin whiteboard. Okay? Ayan. Okay po kayo. So, I'll just stop this. Then, ayan ako, meron uling nag-join. Sorry po. Still, nakashare lang din naman po yan. You can actually write down anything. Pwede niyo pong gamitin yung text box para mas maging maayos po yung ating sulat kung hindi tayo comfortable dun sa pen. Ayan. So, yeah, let's go back to the Padlet. May mga nakapag-download na po ba ng Padlet? So, how to make the Padlet po? Actually, yung mga teaching platforms po, they are almost the same with one another. May mga same features po sila. Yun lang, iba't iba po yung kanilang mga presentations. And what is important here is we need to explore. We really need to explore a lot. And there are a lot of YouTube videos that can actually help us, tutorial videos po that can actually help us po para maging knowledgeable pa tayo sa iba't ibang mga applications po. So, this is a Padlet. You have to create po, you have to choose on what you want to create. Kahit alin po dyan. Okay. So, since nag-start pa lang tayo, ayan, we can just choose kahit yung wall lang po para makita lang natin yung effect po. So, click select. Then you can see, we are now starting our Padlet. Ayan. So, dito, you can actually see the designs. You can modify it. Pwede niyong palitan yung title. Yan, editable po yan. Pwede nating ilagay yung my first Padlet. Ay, ano ba yan? Wrong spelling wrong. My first Padlet. Then, ayan. Pwede rin yan kung ano man yung inyong mapipiling description. It's up to you. Then, yung icon, pwede nyo pong lagyan ng nainggit ako kanina dun sa masayang-masayang emoji. Yan. Pwede natin lagyan ng emoji. Okay. Pwede rin naman wala. Oh, sorry. Okay, then you can actually change the wallpaper if you want. So, ito po. Pwede na, kumbaga, in other words, pwede nating bihisan yung ating Padlet. We can create our own. So, pwede tayong mag-add mismo ng ating wallpaper or we can just change the texture. Favorite ko po yung brick. Ganda kasing tignan. So, allow me to use brick. Okay. So, ayan po. So, now we're ready to make our Padlet. Sabi nga, start posting. How to post po. You can see here the yung plus icon po or actually anywhere. Ah, let's click the yung plus icon po kanina. Then later, anywhere po, pwede na tayo mag-click. Okay, so pwede nating ilagay dito. What do you think of... Ah, wait. Maglalagay po ako ng question. Then yung mga magpa-participate po, yung mga nakapag-download ng Padlet, pwede po kayo sumagot. Teka po ha, inaano ko. Actually, kasi ang hirap ng live. Ayan. So, meron po akong pinost na question para malaman ko rin kung may natutunan kayo. Joke lang po. You can actually say what you want. Then, I will share it po. So, ito yung question. Para po masagutan nyo or maipasagot nyo sa iba, click share. Ayan po. Click share. So, medyo matagal lang. Ayan. What is... The most easiest part here is you can just copy the link to the clipboard or you can click the get QR code. So, copy ko po muna yung link para i-post ko sa ating chat box. Then, pwedeng doon nyo po siya i-click or you can just actually get the QR code. Then, if you have your own Padlet po, kung may download na kayong Padlet, just click the join. Just click join.
Tapos, after clicking join, nakikita niyo po yung, wait, pwede niyo siyang i-download sa mga cellphones po. Pwede rin nga dito sa ating internet. Once you click join, you can see scan QR code, then click the scan QR code, then you can actually see the public. Ayan, then you can write your own insights po dito sa aking senior na public. So ganun din with your students or with your co-faculty, co-employee, you can actually share your publics po just by clicking the QR code or clicking the clipboard po, the link to the clipboard. Ayan, so meron na po tayong thank you sa nag-comment. Ayan, pwede po kahit na ano, kahit negative, mas ano po, constructive naman po yun. Para makatulong din po sa ating lahat. Ayan, so you can actually share your insights dito po sa ating create na Padlet. Ayan, thank you. So ganun din po yung gagawin nyo. If you will be the one to host the Padlet po sa inyong manggagaling, you can actually do it po. Then just share it by clicking the link or by copying the link and sharing it or just getting the QR code. Okay po. Ayan. Then balik lang po ako dun sa ating dashboard. There is a dashboard po. What we can see is this dashboard. So makikita niyo po yung mga shared Padlet with you. If you're going to make a Padlet po, then mag-share niyo po sa akin. Makikita po yun dito. So pwede po yun sa mga students. You will be asking them to make their own Padlet, then ask them to share it with you. Makikita nyo dito yan. So dito nyo po siya i-check. Dito nyo makikita, dito sa shared, kasi ito po yung recent made. Ito po yung ginawa nating Padlet. Then yung mga shared Padlet, pre-practice ko po yan. Ginawan ko po. Ayan, kasi para makita ko rin po yung effect talaga. Kasi kung account ko lang yung gagamitin, hindi ko masyado makikita yung effect. Then yung like Padlet ninyo, pwede nyo i-like yung mga gawa din ng bata, those who were being shared with you, pwede nyo pong i-like. Ayan. Para makita po natin. Okay. Tingnan nga natin, may mga nag-join. Ayan. So yun po. So pwede na natin gamitin yung Padlet kasi nakakatuwa din po sa mga bata. And what is also interesting here, ang gaganda po ng kanilang mga background, mga wallpaper, kayo po mismo magagawa niyo po talaga ng magandang presentation po. Okay? This can actually be used also instead of PowerPoint presentation, we can use Padlet po for presenting. Kung medyo sawa na tayo sa PowerPoint na lang ng PowerPoint, we can just use this Padlet to create a presentation, then we can just share it with our students. Okay? Ayan. Okay, so I'll stop sharing my screen for now. Then I'll go back with my presentation. Ay, may nag-hide doon sa Jamboard. Hi po. O, diba? Meron pa rin may sumubok ng text back po sa ating Jamboard. Okay, so I'll have to return to my PowerPoint presentation. At nawawala na naman po siya. Okay, for a while po. Ito po ang mahirap sa live talaga. Ayan. So medyo. Okay, so I hope I shared something new to everyone. So always remember po, online learning also has its own set of positives and negatives. Just like what I've mentioned, there are certain limitations for those learning platforms na uncontrollable po on our part. So decoding and understanding these positives and negatives will help institutes in creating strategies for more efficient delivery of the lessons, ensuring an uninterrupted learning journey for the students. We just have to choose the right platform po, which can be suitable for all our students. Kasi we can use different platforms, kaya lang baka nga ang problema ay yung connection. So let's choose some platforms po na hindi magiging problema yung internet connection if there is any. Kaya lang dahil nga po online class medyo
talagang kailangang makisama ng ating mga internet connections po. Then, there are also platforms po na talagang kailangan natin mag-invest if we really want to have a more effective and engaging activity, we really have to invest po. Not only with our equipments, in our gadgets, but also in subscribing with different applications po na makakatulong sa atin. Anyway, the public is for free, kaya lang yung free app na yon may certain limitations. Then, if we want to upgrade, meron din po silang upgrade. Alam nyo na, business, kaya po ganun. Ano po? Okay. So, ayan. Another platform that we can be used whenever there is a question for our students po, we can use Slido. A sample, ano lang po ito? Sample, what can I say? What? Sample link. Kasi whenever we click Slido, nag-iiba po yung link na binibigay. So this is just a sample link. So pwede po nating gawin for a while po ha. Ayan, wait lang po. I-ano ko lang po yung ating Slido. So ang we use Slido po, I first encountered Slido when we conducted a seminar po. So instead of asking the participants if they have any questions, they will be using their microphone or they will be typing their questions po in the chat box. Sorry. They can use this Slido. So pwede rin pong maging anonymous kung sino yung nagtanong, especially if we don't have if we don't have that courage to ask questions po for the speaker. Sana hindi naman kayo magtanong. What I shared here, I think, is just basic for the others po. I also shared what I knew from my end, and I hope I really shared something new to everyone po. So, ito po. Ayan. I will be sharing my screen again for this Slido. Yun lang po yung ating hamon dito, no? Medyo marami po tayong mga sharing options while having this seminar po. Kaya pasensya na po sa facing kung nababagalan po tayo. Ayan, so this is a Slido app. This is part of Google extension. Okay. So, pwede tayong magtanong sa participants. Or halimbawa, you are conducting a lecture, participants would like to answer or would like to ask questions po without even interfering with your presentation or without them using their microphone, pwede po itong Slido. You just have to click the present icon. Then once you click it, meron po dito, medyo maliit, yung Q&A. Okay. Then you can start new. Pag napindot po yung start new, ito po yun. That's why I mentioned sample link pa lang po yun. Kasi whenever you click the start new, there is a link that you can share with everyone. So you can tell your students, you can tell your audience that they can go to this link. Sorry. They can actually go to this link. Ito po yung nakikita nating link ngayon. Aha. Yan. Nasundan po ba? Balik po ako ha. Teka, hindi ko pala na-share. So, ito po. I actually shared my screen earlier. Ito po yun. Nawala ang aking presentation. Sandali po. Okay, I just have to share it again. This can also be found po in Google extensions po. You just have to type Slido. Aha, hindi pa rin po siya nagpe-present. Wait lang, ayan. So you can name your presentation. Again, I named it online teaching platforms. Then, you just have to click present para po makakuha tayo ng link. So the participants can actually ask questions through the link. You can see this slide. Then meron ditong maliliit na icon po. Meron dyang Q&A. Just click the Q&A. Then you can see this tab.
Then click Start New. Once you click Start New, this is now the app that you can share with everyone. Then kapag klinik po itong app na to, dyan na po lalabas yung mga questions po. Pwede siyang anonymous, pwede rin namang may mga pangalan. Ayan, kasi you can, yan na po yung ating makikita. You can ask anonymously if you want. Okay. Pwede rin namang hindi. Minsan yun yung ayaw natin, eh, no? Yung may mga magtatanong kapag may nagpe-present, kaya hanggat maaari, wala nang question and answer. Pero for students, we can have this for them, lalo na yung mga mahihiyain talaga. So we can share this, we can share the information po, yung slide though, we can use this para doon sa mga may mga questions po na bata. Okay, you just have to, as I mentioned, you just have to share the link, and the link can be found once we click the Start New. Ito po yung link na yun. Then once they go to this link, yun na po, pwede na silang mag-type ng questions nila kasi ito na po yung lalabas sa kanila once they click the link. Ayan. Okay po. Okay, so I'll be going back again with my presentation. Earlier, I mentioned pala yung sa Hangouts. It can also be found po in Google. Actually, it's just like the same as chat. If we don't want our students to reach us through a messenger, we can tell them to reach out through Hangouts po. So makikita niyo po yun sa gilid ng inyong email accounts. There is Hangouts below your email account. So pwede po yun na magamit if they have any questions, at least yung Facebook natin for friends talaga. Then yung Hangouts po for the students, pwede po yung magamit as chat box din po niyo. Okay, so yun, if you don't want to share your Facebook or Messenger with your students, you can use Hangouts as well. Okay, so I hope I shared something informative for today's session, and I hope I made your day worthy. Just always remember po, if you want to teach people a new way of thinking, don't bother trying to teach them. Instead, give them a tool. Then use this tool of which it will lead to a new way of thinking. That's why I ask you to participate po in our platforms po para kayo mismo yung nakaka-experience and kayo po mismo yung natututo dun sa mga platforms na yun. So I hope again everyone learned a new information regarding our learning platforms, and sana makatulong po yung aking mga senior for online classes if it will still push through po for next school year or dun sa ating remaining days for the online classes po. Again, thank you very much po and good morning po everyone. Okay, so thank you, Ma'am Lorraine. Maraming salamat for sharing us your some informations for this morning, and thank you for presenting new ways of presenting in the online class. Kasi ang basic na alam lang natin is yung ano, yung Zoom, yung Google Meet, yung ginagamit natin ngayon. But thanks so much for presenting also with other platforms. Na, and then the idea of sharing different kinds of platforms in online teaching is it's all up to you, mga kasipili, no? Kasi may mga meron tayong tinatawag ng mga comfort zones, eh. Kung saan kayo komportable na anong platform na gagamitin niyo, then you go with it. Okay, you go with it. So at least by in our part as a CPD provider or a continuing professional development provider, so we are giving you some ideas of the things that you need to do for you to become a better and effective and efficient teacher, especially doon sa mga nagtuturo sa nasa public schools at nasa mga private schools. And sa mga magtuturo pa lang,
who are aiming for Dep Ed ranking, then it's a good preparation for you. Okay, so these things discussed is just for you to use or not. All right, so I hope that the things discussed this morning is or could be very useful for you, especially when you do teach or you are teaching. Lalo na lahat po, all of us siguro ay we are having a hard time in our online lessons or classes. Okay? So, yung iba nga eh, yung iba from online classes, nagsilipata na po yung mga estudyante sa modular printed. Okay? So, yan po. But, yun nga, as a teacher, as a facilitator, then we need to get ideas also on how to provide a better teaching and learning environment for our students. Okay. So yan po. Kaya nga, that is one of the purposes of CPD. Para continuous yung learning. Okay? And yan po. Yan na naman si Ma'am Corpin. Yan, nasa park na naman siya. Hello, ma'am. Okay. So, we are very glad daw. Ganyan ba? We are on an online seminar. This is the advantage. One of the advantages of an online seminar because we can go anywhere. Pwede ka maglaba. It's no problem with us. Maglaba ka. Basta as long as you are listening and you're present, makikita namin kayo on a live video. Oh, no problem with that. Nagpa-plancha ka. As long as you're listening and something, then we'll here sa CPDCFT Training Center, we are trying our best to make our life easier. Okay? And again po, thank you Ma'am Lorraine, Dr. Anna Lorraine Tamayo. Soon to be sir. Thank you rin po sa opportunity and thank you po sa lahat ng ating participants po for very cooperative day po sa para sa kanila and sana maging productive din po. Thank you po once again. Okay, thank you ma'am. Before we proceed, mayroon po ba kayong mga tanong regarding our topic ngayong umaga? You have any questions regarding our lesson this morning? Ayan, okay. So, thank you.